What's up guys? So since hindi tayo nakapag-class today, since I do have a problem when it comes to internet connection, but yep, I'm going to teach you today na na-postpone na dapat ituturo ko sa inyo today, okay? So today we're going to talk about engineering liquidity. So majority of you guys, hindi nyo pa naririnig yung engineering of liquidity before. And yeah, I will show it to you and I will try to discuss to you kung ano ba importante or yung importance netong engineering liquidity na to sa mga magiging trade ninyo in the future. Okay? So let's start. So engineering liquidity, ito yung ginagamit natin or ito yung tinitingnan natin when it comes to Asia range. Okay? Asia range po ito. So hindi ibig sabihin na this is Asia range, ibig sabihin na ito is matitrade nyo to sa Asia. Okay? So, hindi po ito possible na matrade nyo during Asia. Okay? So, ito po ay possible na mas matrade nyo when it comes to what? New York session po. Naiintindihan? New York session po. So, in the key factors of this one, this is the false move. Okay? Ito po yung tinatawag na false move when it comes or after the Asian range consolidation. Okay? So again, ano ba itsura ng consolidation? So, 'di ba, ang Asia, alam naman natin na ganyan na hati yung Asia and alam natin na hati yan sa sideways lang, tama? So, kadalasan ganyan lang ginagawa ng ng Asian range, tama? And then the London is ganyan, tama? And then the New York is massively, tama? Ganyan ang maging movement niya or ganyan ang algorithm ng ranges, okay? So, meron tayo Asia which is maliit na box, which is consolidation. We have London range, parang ganyan, okay? And then we have New York range, okay? Parang ganito. Okay, naiisip nyo ba yung naiisip ko? So, definitely, dito sa Asian range, definitely possible kasi nagsa-sideways consolidation dyan. And then the New York tend to move upside and downside. And majority of you guys, alam nyo na ang London session is nagkikreate siya ng highs and lows of the day. Tama? Highs and lows of the day. And then, yun naman ang kinukuha ng New York session. Naiintindihan? So, kaya mas maganda i-trade ang New York session. Why? Kasi mas malaki yung bit niya. Now, SRK, madalas is hindi namin nababantayan itong dalawa. Madalas, hindi ko nga alam kung ano nangyayari ng Asian range. Kasi SRK, may paso ako sa umaga and minsan tanghali na ako nagigising. Which is okay, which is fine. Okay? Advantage to para sa inyo. So now, in these samples, I will try to give you kung ano ba itsura ng mga engineering liquidity or ano ba yung binibigay nun, okay? So, first of all, kailangan nyo muna makita kung ano ba itsura ng engineering of liquidity. Sir Kim, ayun ba yung tinatawag natin ganito? Ganito ba yung itsura nyan, Sir Kim? Ito yung liquidity, di ba? Tulad nga ng tinuro mo, Sir Kim, ito yung liquidity, tama? Yes, ayun yung liquidity. What do you call about this one? Yes, another liquidity. Liquidity taken, and possible ito naman yung mga susunod na ili-liquidity grab. Tama? Once na magkaroon tayo ng change of character, break of structure, and then so forth. Naiintindihan? So, ito yung nakagisna nating lahat. Okay? Yan yung nakagisna nating liquidity. Okay? Yan yung nakagisna natin. So, it means majority of the people know how to trade that liquidity. They know how to treat that liquidity very well. Okay? But again, paano mo masasabi na may liquidity na yan kung hindi mo man lang nadaanan or hindi ka man lang nagkaroon ng idea? Yes, alam mo yung pinaka basic ng liquidity which is naituro ng lahat sa inyo. Naturo ko din sa inyo. And now, Sir Kim, meron pang isang term na tinatawag si ICT which is engineering of liquidity or engineering liquidity. Anong itsura nun? Okay? So, hindi siya nalalayo dun sa sinabi ko kanina na nandidito siya. Tama? So, hindi siya nalalayo dyan. But, ibahin nyo itong engineering liquidity kasi ganito ang itsura niyan. So, just give me a time, okay? Just give me some time to draw this one out para mas maging, you know, para mas makita nyo ng mabuti kung ano itsura na ito. So, let's imagine I will try to draw this kind of sticks. You know what I'm saying? So, ganyan. Okay, sorry. Just give me some time. This is worth it. There you go. Okay. So, let's say for example, this is a good example of engineering of liquidity. Parang ganito.
okay? Ganyan. So, Sir Kim, ito ba ang engineering of liquidity? Hindi po, okay? Hindi yung candlestick na yan, hindi yan, kundi ito. Kung hindi ito. Naiintindihan? It doesn't matter, guys, kung mas mahaba yung pangalawa or pangatlo kaysa doon sa nauna. It's okay, it's fine. Basta makikita nyo yung resemblance nito. Basta magbigay pa ako ng another example sa inyo, live charts. Okay? So, in this case, guys, ito yung mga tinatawag nating engineering of liquidity. Nangyayari po ito during what? Asian range. Okay? Ito ang tinatawag nating false move or fake move or failure to move movement during Asian range consolidation. Ulitin ko, ha. A failure or a false move during Asian range consolidation. Okay? It means, hindi nyo ito makikita once na nag-up and down yung price ng Asian range. Okay? So, katulad nga sinabi ko, consolidation po ito. So, ibig sabihin, magagamit nyo ito during nagko-consolidate lang ang Asian range. Okay? Ang consolidation po is, ganyan lang, ha. Hindi ganon. Naintindihan? Parang nagkakaroon lang tayo ng repeatedly touching on the resistance and support area. Naintindihan? Yan ang Asian range. Yan ang consolidation. Pero, ibahin nyo kapag nasa labas niyang mga zones na yan. So, hindi po consolidation ang tawag doon. Naintindihan? Yung mga ganito. Ganyan, tas ganito. Okay? Hindi po consolidation tawag dyan. Okay? Trend na po yan. Okay? So, Sir Kim, saan ito makikita? So, imagine niyo ganito yung movement. And then, biglang up. Yan. So, tingnan nyo dito, on your left side, what do you see? There you go. And now, isipin nyo na lang, ganito yung nangyari during Asian range. So, lalagyan natin siya. Asian range. There you go. So, isipin nyo, ito yung Asian range ninyo. And then, ano, Sir Kim, first question, ano po pala yung Asian range? Anong oras po ba nagsisimula? Ang oras po ng Asian range is 6 a.m. po sa Pilipinas. Okay? 6 a.m. 6 a.m. po. Okay? Para mas madali tayo. Kasi yung 8 noon, syempre, alam naman natin na ongoing na lahat. Pumapasok na lahat sa trabaho and may school na yung iba and whatsoever. Pero 6 a.m. po dapat ninyo sinisimulan tingnan yung Asian range. Okay? So, yun yung simula ng Asian range. So, ibig sabihin, from start here, there you go. Sorry. Lagyan natin ng linya dito. Ayan. From start daw po dito, okay, ito po yung Asian range. Okay? So, ito naman po yung tinatawag natin engineering of liquidity. So, lagyan natin. There you go. Ayan. So, ito po yung tinatawag natin engineering of liquidity, which is itong mga liquidities po na ito. Okay? So, yan ang tinatawag na engineering of liquidity. Now, Sir Kim, ano po yan? Ano kwenta niyan? Diba? Ano, paano namin magagamit niyan? So, makikita nyo kadalasan ang engineering of liquidity ng mas malinaw o na higher time frame. So, definitely, take advantage to para sa mga taong natatakot sa lower time frame and para magamit ninyo ito sa London and New York session po ninyo. Okay? So, now, Sir Kim, paano namin ngayon ito matatrade? Diba? So, hindi nyo po matatrade to. Nakaintindihan? Hindi nyo po kayang i-trade yung engineering of liquidity. It means there's no such thing na kaya nyo i-short to or i-long position tong engineering of liquidity nito. It's just, okay, ito siya. It's just, binigay ko. Binigay niya, binigay ni Sir Kim na, okay, ibig sabihin pala natin, it's engineering of liquidity. Now, anong ginagawa kadalasan nito? Isipin nyo na lang para itong mga tornilyong natanggal or martilyong nalaglag. Yun na lang, okay? Again guys, ha, this is vice versa, intindihin nyo, vice versa po ito, possible mangyari to dito sa ilalim, possible sa taas, intindihan, vice versa po ang reaction nito or cause and effect, okay, so in this case, nasa taas tayo, okay, now ano kadalasan ginagawa ng price, huwag nyo pong pakialaman kung ano mangyari sa price, it's just titigan nyo lang, okay, it's fine, hindi naman kayo mawawalan ng setups nyan, so again, possible ang gawin ng price is bagsakin yung price pababa and pabalik saan? Sa range ng Asian range. It means possible po magsa sideways consolidation ng market. Okay? Ibig sabihin,
possible po bumagsak ang market papunta dun sa support and resistance na na-create noon sa Asia session. Naintindihan? And now, syempre, alam nyo naman kung ano meron dito, tama? Ayun ang tinatawag ninyong ano, liquidity, tama? So now, may makikita, syempre hindi naman lahat pantay-pantay ito, tama? Hindi lahat pantay-pantay ng liquidity. May mga iba dyan nakausli ng mas matindi, tama? Anong gagawin dito? If naisip mo yung naisip ko, yes po, grab ang gagawin. So possible susundutin yung liquidity na yon or yung mga sellers or buyers na nandito. Stops, i-stopan sila. And guess what, ano mangyayari? Makakita po kayo ng reaction sa market pagpasok po ng 5 PM. 5 PM po. Okay, 5 PM. So now, let's take note again. There you go. So let's say, for example, ito na yung 5 PM. Ayan, pumasok na ang 5 PM. Now, bakit 5 PM naman, Sir Kim? Sa dami-dami ng oras, 5 PM, di ba? 5 PM po is preparation na po yan for New York session. Naintindihan? Isipin nyo lang, 5 AM na sa Amerika, which is totoo naman, okay? 5 PM sa Pilipinas is 5 AM sa Amerika. Naintindihan? Sa New York, to be exact. Okay? So, ano bang ginagawa pag alas 5 na ng madaling araw? O kahit nga dito lang sa Pilipinas, anong ginangyari? Anong kalakalan dito sa buong Pilipinas during 5 AM? Ano sa tingin ninyo? Oo, Sir King, tulog pa lahat ng tao. Ayun ang sa tingin mo. Pero pumunta ka ng palengke, definitely napakadami na ng tao doon, tama? So, ibig sabihin, kadalasan ng workers or tao sa Pilipinas or mga nagtatrabaho sa Pilipinas is alas 5 pala naghahanda na, tama? In that case, same exact thing with trading, hindi siya nalalayo, hindi siya naiiba doon. Preparation na rin yan. So in that case, makikita mo na ang separation ng Asian range dun pa lang pagpasok ng alas 5. It means possible magkaroon na tayo ng move up or down sa price. Naintindihan? 5 PM to ha, tandaan nyo. This is 5 PM, this is 6 AM. Opening, lagyan natin. Opening. Paano ba natin pwedeng ilagay ito? Sa, I don't know how. Okay, we have no choice right around here to put it. So, okay na to. Ayan na natin yan. So, let's say for example, this is an opening of 6 AM Asian range. Okay? There you go. And now, this is the open or pre-market for New York. Ayan. Okay? So, this is 5 PM po. So, 5 PM. There you go. That's 5 PM. So this is 6 AM. Okay, nalagay naman pala. Okay? So now, Sir Kim, ano nang possible na mangyari doon? Okay? Ano nang possible? So again guys, marami ako na ituro sa inyo, tama? So again ha, para hindi kayo ma-overwhelm sa mga tinuturo ko since ito yung in-avail ninyo, since ang dami yung may kailangang information na kunin dito sa mentoring natin, hindi ko naman sinasabi na lahat kabisaduhin nyo or lahat talaga baunin nyo or lahat yon gagamitin nyo. Again, you can only choose 2 to 3 strategy na tinuro namin throughout and masterin nyo yun kung ano yung pinakapitid sa inyo. And guess what? Binibigyan ko kayo na ito mga topics na to, which is ito kasi yung tinuro ni ICT na okay, just in case na sometimes market is magulo, ito yung magagamit ninyo. So, ibig sabihin, hindi pwedeng okay, Sir Kim, ang gulo ng market ngayon na. O ibig sabihin, wala pala ako matitrade. No. Naiintindihan? I will not put you a reason not to trade kasi binigyan ko kayo ng alin or binigyan tayo ni ICT ng conditional or market conditional na tinatawag. It means may times na hindi mag-work yung inaaral mo, may times na ito yung nag-work dun sa mga times na yon or during difficult times na yon. Naiintindihan? And ito yon. Okay? Ito yung times na yon. Okay? So now, engineering liquidity, it works during what? Ulitin ko, a false move on the Asian range consolidation. Okay? So, now, once na mag-open na yung 5 PM natin, ano na possible na kaya makikita ninyo? Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ang gagawin possible ng market, once na nakuha ng liquidity taken, tama? Gagawin natin complicated, ha? Liquidity taken, 5 PM, naiwan ang liquidity dito, tama? Naiwan. Kasi nga, ginrab na lahat to. In that case, you have a clear market movement na alin? Na possible
the rest na magiging movement throughout New York session, or the your let's say for example, pag open ng 8 o'clock or 8:30, 9:30, 10 o'clock to 11, possible lahat ng movement na gagawin ng New York session, it will only try to aim the liquidity na na-create natin sa Asian range, and that will be aiming for what? Correct. Engineering of liquidity. Kukunin at kukunin yan. And maybe sobra pa. Naiintindihan? Maybe sobra pa. Now, you get it? Do you get it? Ulitin ko, I will try to draw something. And now, New York session will try to aim for the side right around here for the rest of the night. Naiintindihan? And now, Sir Kim, ano na mangyayari once na makuha to? And that is the time na it will try to reverse. Simple as that. I never had a chance to teach this one on YouTube, so I'm doing it for you here. Okay? There you go. Ulitin ko, this is engineering of liquidity. Now, just to, you know, to cover up, you can screenshot this one or screenshot this example. Now, let's move on to the actual charts. Okay? So, now, I will try to give you an example here na dinrawing ko na para sa inyo, para mas madali natin siya makita when it comes to raw market movement. So, take a look. 6 a.m. Thursday, June 6, 2023. Market try to consolidate on support and resistance. Mas mabuti kung ganito na gagawin nyo, guys. Mag-create kayo ng support and resistance or basic support and resistance market zone. Okay? That support and resistance. Bakit? Katulad nga ng drawing ko, kailangan may ranges. Ibig sabihin, dapat nakikita nyo kung nagko-consolidate man ng tama ang market movement, market dun sa movement na yon. In that case, see? And now, what is this? Engineering of liquidity. Now, ano sabi ko sa inyo? Sinabi ko bang i-trade nyo to? Hindi. Ang sinabi ko, alin? 5 p.m. mo titignan ko anong possible na makikita mo sa price. Tignan nyo to. This is a 2-minute chart. 2-minute chart. This is 9 a.m. This is 12 p.m. And this is what? 5 p.m. This is your 5 p.m. Now, ano sinabi ko kanina during 5 p.m.? That's a pre-market session for New York session or preparation for New York session. And now, ano makikita natin? Makakita tayo ng separation when it comes to price or when it comes to the differences of the ranges. Ibig sabihin, possible yung 5 p.m., itatry niyang lumabas dun sa range na yon. So, in that case, tingnan niyong maigi. Ano ang kinreate ng New York, ng Asia session? So, kung iisipin niyo lang ha, kung iisipin niyo lang na mabuti, nag-create ng biggest support and resistance ang market somewhere around in these zones. Naintindihan niyo? Ayan. And lumabas siya dito, lumabas siya somewhere around dyan, pero kung makikita ninyo, it stays on another support and resistance. Hindi siya umaalis ng sobrang layo. See? Now, it went back inside of that support and resistance. Now, pagpasok ng alas 5, what happened? There you go. Ano sinabi ko sa inyo? Once na nakuha na yung engineering of liquidity, the price will what? Reverse. Now, Sir Kim, nasan dito yung session na tinuturo mo sa amin? So, Sir Kim, hindi ba kami pwede makapag-trade dito? Pwede kayo makapag-trade dito. Kaya nyo nga i-trade yan dito. What? Do you see what? Change of character and what? Per value gap. Pwedeng-pwede nyo i-trade. Pag alam nyo namang alas 5 na and nakikita nyo tumataas yung price and nakikita nyo may break of structure, change of character, then definitely it will try to aim that engineering of liquidity. It's a matter of fact kung sasakyan nyo na lang ba o tititigan nyo na lang. That's it. Now, pero para sa mga iba naman na let's say for example, hindi wala kayo masyadong confidence in order to trade the engineering of liquidity para i-trade siya ng alas 5 onwards, then definitely you can wait for it to get on the engineering of liquidity. Kunin niya muna yung liquidity. And guess what? Ano sabi ko sa inyo? Abangan nyo yung possible na matrade nyo sa kanya during what? New York session. And guess what? Napakadami kong macro time session na itinuro sa inyo. Meron akong 9:30, meron 10 o'clock, meron 11, and merong afternoon session. Doon nyo makikita yung mga yon. And guess what? Easy. Fair value gap, order block, mitigation block, and so forth. Ang dami nyo kayang i-trade. And guess what? Trade driver prior to the change of character. Definitely, this is a trade driver prior to the change of character. You're aiming for what?
Of course, liquidity. And guess what? Tingnan nyo kung anong ginawa ng market. Boom. Bingo. Naintindihan? So, this is just a good example of engineering of liquidity. Now, let's move on for another example. Now, take note of 6 a.m. There you go. 6:30 to 6 a.m. There you go. Support resistance created. There you go. Support. There you go. What do you see? Above the support resistance or Asian range. And guess what? Created ano? Created what? Engineering of what? Liquidity. Naintindihan? Engineering of liquidity. There you go. And now, ano sabi ko sa inyo? 5 p.m. Where's your 5 p.m.? I guess that's the 5 p.m. What do you see? It will what? Try to move higher. Get it? There you go. So, that's a basic or that's a simple way for you to understand the engineering of liquidity. Now you can pass another assignment for me in order to, you know, review the engineering of liquidity. Ito yung pinakamadaling way for you guys not to trade the Asian range but to know where exactly the price will tend to move during New York session. It's an idea. Idea na yan or tips nyo na yan para sa sarili ninyo. Okay? Like during what? Like let's say for example, nakita nyo yung liquidity, engineering of liquidity dito, and guess what? 5 p.m. na, and guess what? Meron tayong 9:30 to ano? To 11. So, let's say for example, oh shit, nakita kong fair value gap dito. Ano kayang target nito? Pero pag tumingin ka sa left side mo, may nakikita ka naman na, oh shit, oh nga no, engineering of... Okay, so I definitely try to long this one out, stop loss on the low week, and guess what? Target the engineering of liquidity. And guess what? I'll be happy for that one. Idea na to. It's a magnet to the price to go into. Naintindihan? Nakita nyo naman. Nakita nyo yung price kung how, on how it reacts on that zones specifically. Hihilahin at hihilahin yan dyan. It's a matter of fact kung ititrade mo ba o tititigan mo na lang. Naintindihan? So this is just a good example of the of engineering of liquidity when it comes to your raw market movement. Okay? So, I'll be seeing you guys in the next meeting. Please pass an assignment when it comes to engineering of liquidity. I'll be checking it daily. Okay? So, if you have any questions regarding engineering of liquidity, let me know. But again, as far as my concern, it works every pairings that you have. Okay? Except crypto, of course. Okay? Crypto, of course. Hindi siya mag-work sa crypto ninyo, even pilitin nyo. Possible mag-work kasi nga pinilit nyo. Pero again, hindi nyo kailangan pilitin mag-work. It will work. Okay? Dapat. So, I guess, I really recommend na i-trade nyo lang to during New York session. Okay? Don't trade it on Asia session. Titigan nyo lang yung Asia session. Okay? Tingnan nyo kung anong ginagawa. And guess what? Alas 5, tingnan mo kung anong possible na i-aim ng market pagpasok ng New York session. Again, I don't want you to lose a lot of money. I want you to master this one. I want you to take a look. Understand it. Okay? Understand it. And guess what? It will pay off. Okay? It will pay off. Lahat ng paghihirap nyo when it comes to spotting those engineering of liquidity, soon, magiging easy na yan para sa inyo. Like, oh shit, di ko na kailangan i-drawing yan. I can see, oh, there's a engineering of liquidity right around here. And guess what? I think I will try to aim for that one on the, you know, higher time frame later on New York session. Simple as that. Okay? So, there you go, guys. Again, possible kaya nyo ito i-trade on a lower time frame and into a higher time frame. So, it doesn't limit you for lower time frame only. It works on a higher time frame too. Okay? So, there you go, guys. That's the engineering of liquidity for you. Thank you so much for watching. Hope you're having a great day so far. And guess what? I'll be waiting for your assignment. Please, submit your assignment if you finish watching this one or watching this episode. So, yeah. I guess that's pretty much it. Bye-bye. Peace out. Talk to you next time. Bye.